So diving po, yung mga hindi mo pa nakita before, para masasatisfy ka sa ilalim mo, mag-relax-relax eh. Isang dagat, pero iba-ibang kulay, at saka iba-ibang itsura niya, ma-amiss ka talaga. Ako po si Paul Joseph Aristorenas, tubong anilaw Mabini, Batangas po. Isa po akong dive master, dive guide dito sa bayan namin. Ako po si Ronnie Corpus, isang paddy instructor. So diving po, kami po yung nag-guide sa mga guests sa underwater. Kung may tourist guide sa ibabaw, meron naman po siya sa ilalim ng dagat. Unang-una po kailangan na physically fit. Kung marunong lumangoy, mas maganda. Kasi ang una po dyan is dapat comfortable ka sa dagat, no? Pero kung talagang willing ka talaga, na kahit na hindi ka marunong lumangoy, pwede naman yon. Ang ginagawa namin is one-on-one talaga siya. Kung sa mga bagong divers, lagi namin sinasabi sa kanila, comfortable ba sila sa tubig o hindi. Kasi mahirap ka po pag medyo matatakotin. Siyempre, kapag comfortable ka, mas ma-enjoy mo yung first time mo, yung tinatawag nating discover scuba diving, o yung ibang tawag nila dyan ay intro dive. Una ako mag-dive, 1990, yung just to get a certification. Wala talaga akong hilig mag-dive, naiayala ako ng boss ko, and then mag-dive, and then naging certified ako. Napasok ako sa diving kasi dahil din po ng papa ko yun. Kasi parang ano siya, pinush niya ako mag-dive. Although ayaw ko nga po mag-dive kasi nga takot ako sa pating. Nung bata pa ako, wala na naituloy-tuloy na rin po dahil nga sa ano. Sa, hanggang sa naging hilig ko na din siya. Diving po, ano siya eh, medyo... Sabi, ano nga po siya, kakaiba siya through ano, through land. Hindi siya maingay sa ilalim. So kung sawa ka na po sa ingay, pagbaba mo sa tubig, tahimik na, dami ka pa nakikita. Yung satisfaction niyan, depende kung anong objective mo. Kung ang objective mo ay fun dive, para masatisfied ka, kailangan mo ng magandang underwater scenery. Yung magagandang corals, at saka yung lugar na maraming isda. Yung sa ano naman po, sa photography naman po, may mga gamit din po para makuha mo yung proper lighting sa ilalim ng dagat. Meron pong creatures na ano naman eh, na hindi naman talaga totaling gumagalaw na mabilis. Yung iba naman, nakikita mo lang, nag-free swim na lang. Magtatagal ka ng konti, babad ka, tapos shoot ka hanggang sa ma-perfect mo yung magiging ano mo, yung shots mo sa subject na yun. Yun po, parang nagkaroon lang ako ng ano, ng hilig sa mga macro creatures sa ilalim ng dagat. So, ayun yung parang nag-push sa akin sa diving talaga. Kung paano ko, ba't ako pumasok sa diving po. Nagkakaroon kami ng mga bisitang ano, yung mga nagpa-family week. Nung dumami yung mga nagpa-family week, patay, ang dami mong kailangan ng assistant. Ayun, kaya po ako nag-train ng mga ano, ng mga kapatid na baka pwede kang maging diver. Una, managa-assistant sila, and then hanggang tinuruan namin sila mag-dive. Gusto mo maging diver? O sige, yan. Yan, dumating sila, Karine, yan, si Ivan. Kaya po kami dumaming mga kapatid na diver. So sila po yung kasama ko ngayon na kapag meron kaming i-entertain, ayan, sila yung sumasama sa amin. So naging hobby na rin nila, at the same time po, naging trabaho na rin nila. Ang kinaganda po nun ay sila po nagkaroon na rin ng sarili nilang pangalan. Apo, ayan, si Ka Ivan, mahusay na rin po yan. Si Karine, mahusay na rin yan. Si Karine, vlogger na siya. So lumawak pa yung kanilang kalaman sa pagiging normal na diver lang. Lumakilaling pamilya namin. Hindi lang po sa ilang piraso lang kami. Lumaki pa. Malaking bagay po na nag-iglesia ako. Nag-ano po ako eh. Parang dumadin ako sa depression eh. Ang hirap ng buhay, gano'n. Yung first of all na natutunan ko po, yung manalangin. Kasi hindi naman po talaga ako iglesia noon. Tapos nung nag-iglesia ako, parang ano na ako, comfortable na ako. Parang okay na ako, parang pinagkakatiwala ko na sa lahat sa kanya. So, siyempre, si personally, nagsabi sa akin siya na nabanggit nga niya tungkol sa depression. Bibigyan natin ng payo para lakasin natin kung paano natin siyang
makakalimutan yung nagiging problema niya. Ang kinaganda naman kasi niyan sa kanya, kapag ka nagsabi ka, no? Pero since na may tungkulin ka, halos araw-araw ko na sa kapilya, nakakalimutan mo rin yung ano mo, yung problema mo, kasi medyo nalilibang ka, nakakausap mo ibang mga kapatid sa iglesia, ibang kapatid na diver, nagkakawintuhan kayo. Yun, malaking bagay po yun para maibsan yung depression. Mahalaga talaga ano, ang ama at manalangin. Malaking bagay sa buhay. Madaming best ko na po na experience yung parang mamangha ka na lang talaga sa mga ano niya, sa mga ginagawa. Kapag ka kasi nagpunta kayo sa lugar na marami kayong makikita, no? Makikita mo napakatalino talaga at napakagaling talaga ng Diyos. Kasi hindi mo maisip kung paanong ginawa yun eh. Iisang dagat pero iba-ibang kulay at saka iba-ibang itsura niya, talagang ma-amaze ka talaga. Maano mo na talaga makapangyarihan talaga ang Diyos pag nakita mo yung mga bagay na ginawa niya. Okay, papakilala natin yung ating mga kasamang diver dito sa Anilaw. Ito ang aming team, no? Dito sa kanan ay si Joven Ravina. Ito naman si kapatid na PJ, mahusay na photographer, no? Champion siya ng 2007 na Anilaw Underwater Shootout. Okay. Kabila naman si Ivan Masanares. Yan, nagmamanage siya ng resort. Sa kabila naman si Karine Camacho. Yan, meron siyang personal vlog, no? Underwater World Philippine Sea. So, magdadive na tayo. Go! Okay. Ano po? Ready na ba kayo? Okay.